daddy mo yan? Parang, minsan maaan mo ka. Bakit itatanong ko? Hi guys, isang karangalan na na aking makasama. Sige, kaya mo yan, Luis. Sa ating programa, isa sa mga tinitingala sa industriya, isang matagal ko ng kaibigan, isa sa nagpapaiyak sa napakaraming artista, personalidad dito sa YouTube. At mga ngayon, siya ang papaiyakin natin, walang iba. Mama Odge Diaz. Hi, Mama Odge. Oh, kaya pala meron ako nakita doon, ano, ginagaya ta si Buyas. Yes. Oh. Dahil ikaw ang iniiwasan ng napakarami, yung vlog mo, simulat sa pool, iyakan agad-agad. Ultimo yung mga komedyante. O, oh, diba? Iba ang dating mo, Mama Odge. Unang-unang katanungan para sa'yo. Handa ka na ba sa mga katanungan ko? Kasi hindi biro mga katanungan ko. Sure ka. Oh. Sandali ko na naano ko kay Luis. Totoo ba to? Totoo to. Hindi ako sanay, ha, mga kaibigan. Hindi po ako sanay. Pag kami ni Luis, wala lang. Nasa isang kwarto kami. Oo. Ano siya? Tapos? Nasa isang kwarto tayo. Oh, tapos nagpapahello siya ng ano, ng bat. So wala akong problema ipakita ang aking likuran. At si Mama Odge, nakakaloka naman kasi, in fairness, ha, walang kamot. Wow! At wala rin yun. Isa lang malaking ganun lang yun. Wala man lang biya. Mama Odge, ang aking unang katanungan. Kung sakasakali man bibigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang iyong nipple, ano mo gustuhin mo? Isang malaki sa gitna o anim dito sa gilid? Parang ako nagtututi echo. Anong gusto mo? Isa ditong malaki o tatlo? Tatlo. Siguro isang malaking nipple. Hindi ko maiisip. Hindi, nakakal... Ano ba? Nag-aksaya ako ng oras dito, ha? Bakit napakaganda yung tanong ko, ha? Napakaganda naman yung tanong ko. Alam mo, yung mga ganyang katanungan, hindi mo makikita basta-basta sa iba mga nag-i-interview sa YouTube. My God. Sino naman magugusto yung anong yung nipple nila o isa yung nipple nila pero malaki? Okay. Mama Odge, pwede bang i-describe mo ang buhay mo ngayon? Isang salita. Pagbibiyak kita, dalawang salita. Alam mo, huwag na isang salita. Tuloy mo na lang kung ano yung describe mo buhay mo ngayon. Hindi. Ako may tuturing ko na isa akong successful sa aking field. Siyempre, ang dami ko rin naman nakasabayan nung panahon, nung unang panahon na ako'y reporter. Tapos, makikita mo talaga yung pag-alagwa ng isang tao. Tapos, yung mga kasama mo, parang na happy na sila, nag-enjoy na sila, nandun lang sila. So, hindi ko naman sila ma-blame. Eh, kaya lang, di ba, pag may pangarap ka, may pamilya ka, at meron kang binubuhay, eh talaga magsusumikap ka para magtagumpay at para matugunan mo lahat yung mga pangangailangan nila. Kaya masarap kausap si Mama Odge. Pero sino ba nag-udyok si Mama Odge na mag-vlog? Nainggit ako kay Kuya Raffy Tulfo. Kaya yung una kong interview si Raffy Tulfo, agad, na binigyan ako ng magandang views. Oo. At balik. Response ka agad ng mga tao. Grabe. Sabi ko, ay, tutuloy-tuloy ko nito. Eh, sa panahon ng pandemya, alam mo na, yes, ngayon natuto yung mga tao, yung mga celebrity, mga personalidad na mag-vlog. Then, dahil natuklasan nila, na-discovery nila, maganda din pala tong source of income. Oo, hindi. Siguro maganda din sa vlogging is hindi mo kailangan ng network. Exactly. Diba? Yung network mo na yun. Ha? Sarili ng network. Oh, yun, kahit sino pwedeng magtayo ng sarili niyang network. Magagaganya, mag-iiyak nga lang sa Facebook mo. Pwede mo nang tawaging network yon para maka-gain ka ng viewers sa kagagahan mo, sa ginawa mo. Diba? Tama, sabi nga Mama Odge, diba yung napakadali na magpatayo ng network. Take from Mama Odge dahil siya talaga magaling magpatayo. Ng network. Ano yan? Ng mga karir. Napakarami sa mga artista natin, ikaw nagpatayo sa kanilang mga pangalan. Naitaguyod ang kanilang mga pangalan. Eh, ito, Mama Odge, bukod sa ginagawa mo nga sa vlog mo, di ba, yung interview mo, anong pakiramdam na inaabangan din talaga yung chismis niyo ni na mamalay? Kasi kumbaga magkaiba yung personality talaga ng shows mo online. Ibang-iba yung energy. At siguro to some degree, ibang-iba din yung audience. Kagaya nga sabi ni Joe, di ba, nakasama natin ngayon. Umagang-umaga para malaman ng mga showbiz happenings, kayo kagad tututukan yan. Oo. Magkaiba yung personalidad ko. Kasi dun sa Chikahan 101, matinong Odge Diaz. Dun naman sa showbiz, gagang Odge Diaz. Oo. Yung ganon, kasi kailangan, lalo na kung dalawang channel mo, hindi pwedeng pareho yung personalidad mo.
magkaiba siya. Pero hindi naman nangangulo ka, napaka-plastic mo. O, tama naman. Bakit dalawa yung personalidad mo? Unang-una, wala kayong pakialam. Ba't nga ba kayo nanonood? Wala naman kayong pakialam. Wala ba kayong gawaing bahay ngayon? Sandali. Huwag mo sila pagalitan. Sorry. Pero nood lang kayo. Yung mga utos sa inyo, mamaya na yan. Nood muna kayo kasi kami din yung mga kailangang bayaran. Oo. Hindi, kasi di ba, Luis, aminin mo yan. Di ba, hindi lahat mapiplease natin. Yes. Oo, kahit inisip mo na yung audience mo para mapasaya sila, mapangiti sila. At the end of the day, meron pa rin mga, may mga bashers ka pa rin. Oo naman. May mga nang-o-okray pa rin. Meron pa rin hindi nakagusto sa ginagawa mo. So, alam mo, ang ending talaga niyan, gagawin mo na lang kung anong gusto mo. Hindi mo na sila isa sa alang-alang. Kasi pag isinaalang-alang mo pa yung mga bashers mo, nagiging plastic naman na tayo. Isasacrifice mo na kung sino ka. Okay, di ba? Yun yung point diba? Narinig ko na rin yung dati. Kumbaga, the moment na you always go out of your way for other people, ang tendency nun, hindi na ikaw mismo yung humaharap sa mga tao. Exactly. Then, piniplease mo na sila lahat. Ang ending nito, yung piniplease mo, napiplease mo. Yung iba na dati mong napiplease, naiirita na sa'yo. Oo, samantalang sila yung kasama mo simulat sa plan. Oo, diba? Oo, kaya nga yan ang lagi kong turo sa mga artista. Pag marunong kayong pumuna, marunong din dapat kayong magpasalamat kapag merong dapat na ipagpasalamat. Di ba ganun lang ang buhay? Para sa akin. Ngayon kasi daw, mas dumali ng konti, Mama Oj. Kasi kahit sino ngayon, pwede gumawa ng mga write-up, for example. Correct. Diba? Kahit sino ngayon, kahit nga hindi mo alam yung pangalan, yung mukha, may comment na tungkol sa'yo. Pero kasi old school din tayo. Di ba nagsimula lahat yan sa mga press ko? Correct. Diba? Na kumbaga, ako gusto ko rin eh. Kasi pagka yung isa sa mga members ng media, ng press, pag may naisulat na kahit na ano actually. Kasi minsan alam mo na yung puna, nasa tamang lugar naman. Correct. Hindi yung puna para lang bagsak ka, bastusin ka. Ramdam mo yun eh. Yung puna na tama sa puna na nababastos. So para sa akin, basta na sa tama, kung may sinulat na maganda, alam mo yan, nagpapasalamat ako sa inyo dati. Diba? Oo. Ganun naman buhay, diba? Yes. Dapat ano, pantay lang. Kaya si Luis, tawagan ako. May sinulat kang mali, mama. Ay, sorry anak, ano ba yun? Kasi, bibigyan ko siya ng chance to explain o to hit me. Kasi, marunong din siya magpasalamat. Pag dumadating yung time, ay, thank you, mama, nabasa ko, napanood ko. Ganun ang buhay dapat. Yes. Yung, di ba, yung iba, tingnan mo itong mga taong ito. Naapektuhan sila sa basher. Sinasagot nila isa-isa. Ganun. Pero, kawawa yung mga... Pinipraise ka namin, hindi ka man lang nagtetegyo, tapos itong basher, nagpa-apekto ka, isa lang yan, ang dami kami. Tama na. Hindi kasi nakakaloka ng bongga eh. Ba't dito? Okay na yung araw ko, umalis na kayo. Nag-away pa kami magkaibigan ko. Hindi, pero eto gusto ko sabihin to, kaya na binavalue ko yung friendship namin ni Mama Olge. Ay, sa dinami-rami, sa pinagal-tagal ng mga taon na magkasama kami, nung una pa bilang reporter, bilang artist, bilang co-host, bilang kaibigan, sa dami ng kwento ko sa kanya, pag sinabing off the record. Oo naman, dapat off the record. Kasi, tsaka ibinilin din si Luis sa akin, ni Ate V. Oo. Parang ako naman na nagluwal sa'yo, kumakabilin si Ate V, di ba? Oo. Okay, tatlo Mama Oj, anong pinaka na-enjoy mo bilang vlogger, bilang artista, at bilang reporter? Yung bilang vlogger na ilalabas ko ngayon, yung gusto kong ilabas na hindi ko na ilalabas nung nagto-talk show pa tayo. Pagiging vlogger mo, na ilalabas mo yung ano mo. Creativity mo, atake mo. Tsaka yung laman ng isip mo, di ba? Di ba, yung minsan may marami tayong laman pero hindi natin pwede ibugas sa TV dahil may mga bata, may mga nanonood. Yung may sila network, may show na inaalaga. Sila yung sinasaalang-alang mo. Dito kasi, yung audience na mamimili, gusto mo ba akong panoorin? Eto, ano, humanda ka ha? Dahil may mga kababuyan, kagagahan, kalukahan na mapapanood ka. Pero kung ayaw mo ganun, umalis ka. Choice mo naman. Ikaw pipindot nun eh. Diba? Ganun. Kaya lumipat kasi. Iba. Yun ang na-enjoy ko bilang vlogger. Bilang reporter naman, syempre dito ako nagsimula. Ito yung naging stepping stone ko para maabot ko lahat at marating ko man kung ano yung position ko ngayon. Diba? 69. Hindi, yung position mo. 69 years yung plano ko na magtagal ako sa... Okay, sa industry. Ang ganda yung pagkakaposition mo, ha? Bakit? Saktong-sakto. Alam mo kung ano yung gusto mo. Diba? Ano ba yan? Bilang aktor. Dahil marunong ako umarte, alam, I know one when I see one pagdating sa acting, di nagagamit ko. Ako ngayon nagtuturo, acting coach ako ngayon sa OGDS Acting Workshop. Yes. Itutuloy ko na rin dyan. It's bilang manager. Yan, ano yung na-enjoy mo? Ayan, yung bilang manager naman, talagang ano, I have an eye for talent.
'di ba, nakikita ko kung sino yung ayun, yun lang ang ano, maano sa akin, medyo ma-arty ako sa ganyan. Kahit mga anak ko, hindi ko naman sila pag-artisten, nakikita ko kung ano yung mali. Okay. Sabi ko, anak, may pimples ka na, mamatulog kang maaga, ha? O anak, kabata-bata mo pa lang, may eye bags ka na. Imagine mo, 5 years from now, ano na itsura ng eye bags mo? Baka nandito na yun sa taas. Hindi, di ba? Yung mga ganun. Yung pagka-manager ko, nadadala ko sa bahay. Pero hindi naman nasama. Oh. Kasi inaayos ko na may mga anak ko. Hindi ko naman sila yung pinababayaan. Ng okay, bilang manager kasi, may responsibility ka. So, correct. Nagkataon lang, kumbaga, ginagawa mo din for your family. Oo. Kasi basta para sa tama. Tsaka kahit sa mga kaibigan ko, ganun ako. Kasi parang mortal sin na ituturing ko yun pag yung dapat i-improve ng kaibigan ko, hindi ko sinabi. Hanggang mamayang gabi, isipin ko, hindi ko sinabi. Pero pag galit ako sa kanya, buti nga sa kanya. Ganun lang naman, di ba? Mama Odge, once and for all, balikan natin yung pagiging actor mo. Pwede paki-clarify yung issue na nagkataon lang na naging busy ka, pero ikaw talaga dapat ang bibida sa ang probinsyano. Ikaw dapat si Cardo, tama ba? Actually, nag-audition ako dyan. Na nag-audition ako. Okay. Oh, si Cardo ka, galit na galit ka sa kalaban. Okay. May dala kang baril. Okay. Oo, sasabihin, oh. Tapos gigil na gigil ka dahil pinahirapan ka ng kalaban mo. Oo. Kung saan-saan kayo yung chase scene. Oo. Di ba? Hingal-hingal ka, kaya nung pagharap sa'yo, kailangan ibigay mo yung pinakang iwi mo. Na parang ito na yung huling iwi mo, bukas mamamatay ka na, parang gano'n. Kung may iiwan kang iwi, ito na yun. Oo, parang Coco Martin, gano'n. Eh, talagang binigay ko. Ano yung iwi niya? Iba gano'n si Coco. Oo. Iba ang bigay ni Brother Cooks dyan. Okay. Mama Odge, eto maganda na lang ako. Nung nagsisimula kang umarte, nabully ka rin ba ng mga senior stars? O takot sila mag-bully kasi reporter ka? Hindi, reporter kasi ako, kaya hindi ako binubully. Digagalaw. Ang nakukuha ko, suporta mula sa kanila. At saka, Luis, pag akong aktor, tapos may mga nagmumura dyan, may nag-aaway dyan, may kayabangan yung isang artista dyan. Artista ako, hindi ako reporter. Ah, kumbaga, so, magyabang ka ng magyabang. Sa set, okay, iwan natin doon. Ngayon, pag nangyari pa rin sa labas. Pag kunari, sa press con, gumawa ka ng kagagahan dyan, nakitang-kita ng mga reporters. Yun, itatanong ko sa'yo yun ngayon. Pero hindi ako kukuha doon sa encounter ko sa yon sa set. Bilang aktor. Oo, kaya yung mga ano, pag first day ng teleserye, taping ko, huwag kayo mag-alala, hindi ako reporter, ha? Pag artista ko, hindi ako reporter. Ganda. So, ganda, pwede man kayong magwala dyan. Eh, Diyos ko, Luis, Tabing Ilog Days pa nga lang, di ba? Oo. Na naloloka ako, may mga kangkangan ang nagaganap. Pero ako, dead nakakakita ako ng paa doon sa labas ng sa gilid ng aparador, gumaganyan-ganyan. So, dead malang. Baka naman kinukumbulsyon. Ha? Baka nilalagnat, baka puyat. So, kinukumbulsyon. So, kailangan patungan ng isa pang paa? Eh, baka naman may nakapatong. Kaya sinicheck nga yung CPR. Di ba? Kasi kinukumbulsyon. Di ba yung mga gano'n? Na ako, dead malang ako. Hindi, kasi kung isipin natin, ano yun eh, unlimited scoop na yon. Oo. Diba? Oo. Kaya ganun magtiwala sa akin yung mga bata na, sige lang, basta huwag lang kayong magda-drugs. Huwag lang talagang drugs. Eto, Mama Odge, para sa'yo ngayon, sino yung brightest star na nakikita mo? Kahit magbigay ka ng mga top 3 na nakikita mo na grabe. Anong mga edad yan? Like baguhan, mga... Any na maisip mo. Kunwari, let's say sa mga bagets. Alam mo, na ano mo na interview mo, yung KD, malaki yung feeling ko, malaki chance. Oo, iba. Si KD. Sabi ko nga na, nung na-interview ko sila, sabi ko pag nakikita ko yung tandem nila, alam mo yung marami na tayo nakasama mga love team, di ba? Iba yung aura nila, iba yung chemistry nila. Oo, si Joshua Garcia. Ay, isa yan. Pa yan. Si Joshua naglabas ng unang-unang TikTok. Oo. Ilang views kaagad yun yung TikTok niya? Mga 20 million likes? Oo, mga ngayon 100 plus likes. Diba, 100 isang, million gumagano'n ganun lang si Joshua, nasa 100 million. Oo. Ako kahit i-autopsy niyo ako sa TikTok habang buhay, walang manonood. Sobra kami yung autopsy habang buhay. Gagak. Walang manonood. Yung sa kanya todo eh. Pero iba din yung charisma ni Joshua. Don Bell, malakas din yun si Don Bell, in fairness. Si Don Bell, kahit kumain lang ng kanin, nagtitrending. Kahit anong gawin nila, kahit anong kunwari, mahagip lang sila na kaya bilang nagtitrending dahil iba din yung dalawang yun. Iba yung... Mas magtitrending yun kung hindi pa nila sinasaing yun. Kinakain na nila. Kinakain nila. At siguro nga, Mama Odge, no, safe to say, na lumaki na ang mundo natin. Dati, very limited na sinasabi natin, ang mga sikat noon, ang mga celebrity noon ay purely TV stars. Mm-hmm. Mga movie stars. Ito ngayon, iba ang sikat sa TikTok.
iba ang sikat sa YouTube. Pero ngayon, nagiging isa na lang siya talaga, no? Pero hindi, magkaiba pa din, Luis. Yun nga yung parang ano ko, ikinalulungkot ko. Pero hindi naman na totally buong araw nalulungkot ako. Diba? Ang pangit yun naman yung nagpapalungkot sa'yo. Diba? Oh. Hindi, yung parang na-realize ko lang, yung mga artista, ang tagal bago nila makuha at maabot yung star. Oo. Dito, sa social media, maka isang viral lang. Mag-trend ka lang ng isang beses. Isang viral lang, ha. Oo. Kilala na siya. Ang dami niyang fans, ang dami niyang followers. Pero yung ano na yan, yung isang viral lang, ikinalaki ng ulo mo. Ah, yun. Feeling mo, buong mundo, kilala ka. Oh, no. May mga ganyang ano. Ang bilis-bilis nila kasing nakuha yung success. And siguro safe to say din naman, Mamon, to be fair din naman sa other side, is madami din tayong kilalang artistang ganun. Magkaroon lang ng isang project na medyo napag-usapan at lahat. Yung makikilala mo siya bago yung project, napaka-humble kung kausapin ka. Tapos pagkatapos ng isang project, iba na kagad yung lakad. Oo. Iika-ika na. Ako, iika-ika na. Ni Luis, ito lang nga, yung sa social media, ikinalaki ng ulo. Kaya pag iniimbita sa mga, tunari, sa talk show, iniimbita ng Star Magic o ng Sparkle, meron na silang presyo. Magkano ho ba dyan? Ay, ang liit naman. Ang laki pa ng kinikita ko sa ano, pagiging brand influencer sa TikTok. Ang liit naman. Ay, mas malaki pa ako sa YouTube pag ano. Yung ganun agad, hindi nila alam. Hoy, lalong lalaki yung premium mo. Magkaka-premium ka lalo pag nakita ka sa TV, nakasama ka ng mga artista. O to, mga odds, tanong ko sa'yo. Ito maganda. Ito na yung mga sinasabi ko, mga katanungan. Manager ka pa rin, actor at lahat-lahat. Nangyari na ba sa'yo, mga odds, na in love ka sa isang artista? Na in love ka na ba? Pwedeng kunwari isa sa mga alam ko may level lang si Mama Loy, tumatawa kasi marami siyang gustong sabihin na pangalan. Pwede ka kita ba pag nangarat ako kay Loy? Kita pag nangarat ako kay Loy. Kinover ko daw. Yung totoo, hindi ako na in love, nagkakagusto ko. Yung in love kasi talagang tinatrabaho mo eh, hanggang sa maging kayo. Okay. Hindi, nagkagusto siguro. Kasi oh, Diyos ko, ang dami namang gwapong artista, no? Okay. Mas nakakaya naman kung gwapo ka tapos hindi kita magustuhan, di ba? Si Luis lang talaga ang gwapo na hindi ako na ever. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi kaya nakaka-offend hindi. Sa akin. Eh kasi naman inunahan ako ng mga kapilyuhan niya. Kaya tulad sa akin, parang pakitaan ako ng puwet ni Luis ngayon. Very Luis talaga to. Ganun lang. Oo. Pag hindi niya yung ginawa, nagbago na siya. mas magugulat ka pa. Oo. Doon ako magugulat. Pati hindi niya na ginawa. Lumaki na ulo. Ako pala yung pinasabi kanina kasi hindi nagpapakita ng puwet. Pero hindi. Sa totoo, nagkagusto na ako sa artista. Not necessarily dahil may gusto ko mangyari, pero dinadalan mo ng pagkain. Yung kumbaga, pinapakitaan mo ng konting... Ano? Ayoko kasi ng ano, di ba, reporter ako. Oo. Ayoko yung, ako mismo pag bilang reporter, ano ko eh, yung mapag-obserba, yung iniisip ko, baka iniisip doon ng iba pag nagbigay ako. Okay, di ba ako, okay. Syempre bilang reporter, bibigyan ko na ng mali siya, kunwari, ay, si Luis lumapit dito sa girl, may gusto to. Yung gano'n. Yung iniiwasan mo. So, yung pag ako lumapit ako, baka yun din ang isipin nila. Pero baliktad natin, ikaw Mama Odge naman, may mga nagpaparamdam ba sa yung artista? Let's say na iba yung intention sa'yo din naman. Hindi, mas madalas nagpaparamdam sila dahil gusto yung mga utang. Mga utang. Ito, sabihin ko to ha, magiging honest din ako. Alam mo si Mama Odge, isa sa pinaka-generous to eh. Bakit nga para sa'yo, napakadali din magpahiram? Kasi alam ko, nagpo-post ka minsan eh. Ano mo, minsan madalas. Ang lapit-lapit na, ipapangalanan na kita. Pero never ka naman nakita na wala ka naman pinopost na pangalan din. Wala. Bakit para sa'yo napakadaling magpahiram or mag-share? Kasi nung walang-wala rin ako, pinapahiram din ako. Pero marunong ako mag-soli, mag-bayad ng utang. Doon ako nabubwisit. Lagi ko sinasabi, ito utang mo to ha. Utang mo to. Dito, ikaw nagsabi ng petsa kung kailan mo babayaran. Hindi ako. Ngayon, aasa ako kasi ikaw nagsabi ng petsa. So, dapat tuparin mo yun. Di ba? Pag hindi mo yan tinupad, hindi ka na makakaulit. Hindi naman tinutupad. Hanggang sa ibigay ko na yung utang. Sabi ko, sa'yo na yan, huwag ka na lang uulit. Imaginin mo, magkano lang inutang mo, nagpakilala ka.
Di, at kung sakali man na tinupad naman niya, kahit nga manlambing ng extension, wala nang problema yun. Ay, eh. Oo. Walang hindi, problema yun. Ano yan, pag nakiusap, ay nakakabwisit yung nangangako ng ganitong petsa. Oo, hindi niya sasabihin kung anong burilyaso ang nangyari, kung bakit hindi niya naibigay sa ganong petsa. Alam mo, meron ako na-appreciate na isang bata na pinautang ko. 30,000 lang naman. Sabi ko, pag ito hindi mo sa akin binigay, hindi mo sa akin sinoli, hindi ka na makakaya. Alam mo, binigay niya sa akin ulit. Ay, nakasahod na ako sa Viva, eto na. Alam niyo, kung gaano yung kasarap i-appreciate yung may kusa ang tao. Tsaka yung mahusay makiusap at sincere. Oh. Mga Hodge, tanong ko sa'yo, anong pakiramdam? Sabi mo nga, nagsimula ka bilang reporter. Ikaw yung unang nag-chismis. Tapos yung ikaw na, yung nagiging subject ng chismis. Ah, ako, ano, positive yung tingin ko dyan. Okay. Madalas din naman ako ma-viral dahil sa mga sinasabi ko, dahil sa mga post ko. Yan. Ang isa lang ibig sabihin yan, relevant ka. Hindi dahil nagpapapansin ako o dahil gusto ko ma-viral. Na-viral ako kasi siguro matino yung statement ko, gagagaga yung statement ko. So, yun yung napipikon ako. Hindi. Hindi. Uh-huh. Diyos ko, sa panahon ngayon, pag hindi ka naramdaman ng mga tao, dead ma ka na. Diba? Ngayon, pansinin mo, Luisa, na-viral ka ngayon. You are good for 2 days only. Oo. Swerte ka na. Oo. 2 days pinag-uusapan ka. Oo. Kasi tomorrow is another day. Ibang topic na naman yun. Oo. Etsapwera ka na. Panibagong trending na naman yan. Etsapwera ka na. Oo. Kaya imagine mo kung madalas kang nababiral, ibig sabihin, Inaabangan ka, relevant ka, may wawa ka, may kwenta ka. Pag hindi ka na nila pinapatulan at puro negative na lang ang nababiral tungkol sa'yo, something is wrong with you. Nah, naman. Okay, last na lang, Mama Oj. Isa sa mga ako hinahangaan ko kay Mama Oj ay bukod sa yung friendship na meron kami, hinahangaan ko siya bilang isang partner, bilang isang ama. Kasi nakikita ko naman na lahat ng ginagawa niya ay para sa kanyang pamilya. So anong masasabi mo doon sa mga tao na kune-question minsan yung parang setup ng family ninyo? Ah, so sila yung may problema, hindi naman kami. Eh, hindi naman sila magpapadede ng bata. Correct. Hindi naman sila magbabayad ng tuition. Hindi, laging ano yan, minsan may mga ano. Anak mo? Anak mo? Lima anak mo? Anak, biological? Oo, di ba yan nga? Kasi nakabubwisit ako sa ganyan. Yan. Ano yan? Biological? Hindi kayo makapaniwala? Hindi eh. Gusto niyo po gawin ko sa inyo para maniwala lang kayo. Yung ganun. Oh, kaya nga, hindi, diba? Kasi dinadaan ko na lang sa ganun kaysa mapikon ka. Nakakaya kung ako mapipikon, eh nampipikon din naman ako. Oo naman. Kung marunong tayo mangasar, diba? Dapat marunong ka rin tumanggap. Correct, diba? Kaya ako, ganun lang sumagot. Kino-question nila yung kapasidad ko na magkaanak. Eh, tinitigasan ako ng magagawa ko. Ito lang yun, oh. Ito, last na lang, di ba? Kasi naranasan mo na maging tatay-tatayan sa industriya, di ba, to so many artists. Pero gaano kasarap, gaano kakaproud maging tatay sa iyo talaga mga anak na seeing how they are now bilang mga individual? Itong natatanda ko sa mga anak ko. Wala sa mga anak ko na nalungkot, lumuha, dahil binubuli sila dahil bakla ang tatay nila. Wow. Walang ganon. Surprisingly, walang ganon. Kasi... Alam natin yung mga bata ngayon, uh-oh, mahanap lang na ano dyan. Talagang ipuputak din nila, di ba? Sobrang silang magdadamdam bakit bakla ang tatay ka. Ang mga anak ko, hindi. Talagang proud sila na ako tatay nila, si OGDS ang tatay nila. At tuloy nito, yung graduation ni Gadi, yung pangalawa ko sa UST. Talagang nakakapit sa akin yung anak ko. Proud siya na... Daddy mo yan, opo. Yung alam mo yung daddy mo yan, parang minsan maano ka, bakit itatanong? Sinamahan ko lang to dahil hindi pwede yung tatay sa graduation. Ang pinagpapasalamat ko sa mga anak ko, hindi sila naging suwail at hindi sila yung tipong bata na ang big deal sa kanila kung ano yung pagkataon ng tatay nila. Diba? Kaya ang lagi kong paniniwala dyan, Luis, kapag physically hindi ka present sa buhay ng mga anak mo, pag dumating ang time na binuli anak mo tungkol sa tatay, hindi nila alam kung paano kanila ipagtatanggol. Kasi hindi ko nga nakikita physically yung tatay ko eh. No. Hindi ko siya nararamdaman. Paano ko siya ipagtatanggol? Kaya ang gagawin na lang niya, iiyak na lang siya. Eh, mga anak ko hindi ganyan. Kasi kilala nila yung tatay nila at araw-araw kami magkasama.
sarap. No, ibig sabihin, the fact lang na ganun nga ang mindset ng iyong mga anak, na they see past that. Oh, diba? Oh. Kung ano yung pagkatao mo, yung preference mo. It goes to show na napakaganda ng pagpapalaki ninyo sa inyong mga anak. Ang nakikita lang nila, hindi simple ang kanilang tatay, pero a loving family ang kanilang parents na walang ibang ginawa kundi mahalin sila regardless ng kanilang pagkatao. Mama Odge, thank you very much. Maraming salamat, Luis. Maraming salamat. Isa sa mga treasure kong kaibigan din talaga sa industriya. And ako, I'm very proud. Dito to, I'm very proud sa lahat ng nagawa mo dahil nga ang dami nangyari sa buhay mo rin, di ba? Correct. So now na nahanap mo yung niche, yung oras na para sa'yo, na ikaw na yung pinupuntahan para makinig ng mga issue. At the same time, kung gusto nila malaman ang tungkol sa buhay ng isang artist, pinapanood ka nila. And all that you're receiving right now, I can say, you deserve it and even more. Oo. At syempre, hindi naman dahil nagpupurihan tayo, Luis. Ha? Gusto ko lang ipagmalaki si Luis kasi ang layo na narating niya, yung nagkaroon na siya ng sarili niya na Luis Manzano siya. Hindi mo iisipin anak siya ni Vilma Santos o ni Eddie Manzano. Ibig sabihin, nakagawa siya ng sarili niyang pangalan na hindi kailangan idikit sa pangalan ng nanay niya, tatay. O, ibig sabihin, may ginawa kang maganda sa buhay niyo. Thank you very much, Mama Odge. I love you. I love you din, Luis. At tatandaan niyo, palagi kong iniiwan ang nalagay na ako ng words of wisdom. Ano? Hey, pagkatapos ng show. Siyempre, ito para sa mga kalalakihan, daman-daman natin to. Napakahirap po ng buhay ngayon. Pero minsan, mas mahirap po talaga umikipag umaga. Alam natin. Mama Odge, I love you. Thank you very much. Thank you. Maraming salamat, Luis. Like, subscribe, share. Siyempre, si Mama Odge din. OGDS Showbiz Update with Mama Loy and Jex and Josapoco and Mrena. At syempre yung aking OGDS Inspires kung saan magkakaroon ng hope, ng realization, ng wisdom ang mga manonood nito. Thank you very much. Thank you, Mama Odge. Thank you, guys.